Okay, gusto ko mga millennials lang yung makakakita ng video ko para maraming views. Gusto ko din yung mga ganitong edad lang yung makakakita ng post ko kasi maraming mga business-minded sa mga ganitong edad. Alam mo ba na pwede mong piliin yung mga target audience mo para sa iyong content na ipopost sa iyong Facebook page nang hindi nagbabayad or nagraran ng ads? Totally free and very organic. At yung tinutukoy ko ay ang Free Organic Targeting Tools. At isi-share ko sa inyo ngayon yung isa sa mga Facebook hacks na pwede nyong gawin upang ma-reach ninyo yung mga target audience nyo, tumaas ang inyong engagement and post reach, at hindi masasayan yung mga posts nyo dahil sa maling tao. I mean, sa maling audience. Of course, na walang anumang ginagamit na paid ads or boost. So, totally free siya at manatili lang nakatutok. Yes! Hello mga tropa! Once again, this is Pancha and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos na i-upload. Okay, usually kasi yung iba sa atin kapag nagpo-post sila at kung gusto nilang ma-control or ma-select yung mga target audience nila para sa kanilang Facebook post ay gumagamit sila ng mga paid ad campaign. So kung gusto mo lang yung mga edad na 25 to 35 years old yung makakakita ng post mo o di kaya meron kang business sa inyong lugar at gusto mo lang na yung makakita ng post mo yung mga tao din dyan mismo sa lugar ninyo ay matutulungan ka talaga ng ad campaign. Yun nga lang, magbabayad ka pa para dito. At dumidepende pa yung price niyan sa kung ilang target audience yung gusto mo at kung ilang araw na magra-run yung ads sa mga newsfeed nila. Pero, gaya nga ng sinabi ko, pwede mo rin gawin yan na makontrol yung mga target audience nyo nang hindi nagra-run ng anumang ad campaign or gumagamit ng paid ad spend. At totally free siya. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gawin ang Facebook hack na ito. Unang-una, dapat nakalagin ka muna sa iyong Facebook account at pumunta ka sa iyong Creator Studio. Then, kung marami na kayong mga pages na nagawa, siguraduhin lang na ma-select ninyo yung page na kung saan kayo magpo-post. Tapos, i-click lang yung Create Post. Then, as usual na ginagawa natin, lalagyan mo yan ng video or picture. Then, title and description. At pagkatapos dyan, hanapin lang yung distribution settings. At mag-scroll down lang ng konti hanggang sa makita mo dyan yung option na Use Newsfeed Targeting. I-click mo yan. Kapag ginamitan mo kasi yung post mo ng Use Newsfeed Targeting, only yung mga selected audience mo at mga friends nila yung makakita lang ng post mo sa kanilang newsfeed. At iset mo lang yung range ng mga edad na gusto mo, na gusto mong i-target, pati na yung specific gender, location, at saka yung language. At i-click lang yung save. And kung kumpleto ng lahat, pwede mo na itong i-post sa iyong Facebook page. Ngayon, makikita na yung post mo sa mga newsfeed ng iyong target audience at sa newsfeed ng kanilang mga friends. Kaya lang guys, hindi pa ito applicable sa pag-upload ng mga Facebook Reels at applicable lamang sa mga regular videos kung ganito ang klase na yung pag-upload. Pero of course, hindi maikakaila na mas marami kang makukuhang target audience sa paggamit mo ng boost or paid ad campaign. Pero mas maganda na lang ito kaysa sa wala upang makakuha ng engagement and organic reach sa post mo, diba? And I hope na sana sa mga susunod na mga updates, magiging applicable na ito sa mga Facebook Reels. Okay, gaano nga ba ka-importante ang Facebook hack na ito? Kasi kapag ikaw ay nagpo-post ng or nagpa-publish sa isang Facebook page, yung gagawin ng Facebook, ipapakita niya yan sa mga random people. At susukatin niya ito kung paano sila mag-react sa iyong post at yung progress ng engagement ng post mo. At kapag magkaroon ng magandang engagement doon pa lang sa initial group of people, ay magkakaroon ito ng isang magandang post reach at pagkatapos niyan, ire-recommenda ito agad ng Facebook sa iba namang grupo ng tao hanggang sa tumaas palalo yung engagement and post reach mo and so on. Pero kung sa una pa lang, yung engagement sa post mo ay medyo talibag at di maganda yung performance, so matatapos lang siya doon at hindi na siya magte-trend. Sorry. Importante talaga na sa una pa lang ng pag-post mo, marami ka ng engagements na makuha. Kaya nga, ang Facebook hack na ito na ibinibigay ko sa inyo, makakatulong talaga na malaki para ma-hit mo agad yung mga specific target audience mo.
And for example, business owner ka din. Syempre, hindi mo yan gugustuhin na yung makakita lang ng product na pinopost mo eh yung mga bata or elementary pupils. At kung may negosyo ka din sa inyong lugar, eh advantage din yan kasi iseselect mo lang na yung makakita ng post mo eh yung mga tao mismo na malapit dyan sa negosyo mo or sa location mo. Para naman, hindi na masayang yung post mo or engagement mo sa maling audience. Malaki kasi yung epekto niya kasi kapag makita yan ng maling audience yung post mo, eh for sure wala siyang gagawin. Hindi siya magla-like, mag-share, magko-comment sa post mo. Hanggang dun na lang yung post mo, hindi siya magte-trend. Walang interaction na naganap, walang engagement. So mapuputol lang yung pag-expand ng engagement and post reach. At yun lang mga katropa, I hope na may natutunan kayo sa video natin para sa araw na ito. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos na i-upload. Bye-bye!